puro sa mayayaman. Asa mo na ibang kalabalaro mong mga kunin, makimista. Pero ibig sabihin tatay yung Marcelo, ay, maganda. Maganda Marcelo, tahimik ang bayan. Ay, batas militar ano? Oo, oh, batas militar ang Marcelo. Ay, see. Kaya naman ang tao naman, tahimik. Wala namang nakawat. Bayan, wala na. Patayan. Disiplinado. Ibig sabihin natin, hindi pa matitigas ang ulo. Tao muna. Disiplinado ano? Ay, yung pamumuhay, yung mga bilihin. Naku, ang ganda ng pamumuhay nung una pa na. Mura. Mura bilihin. Kuryente. Lahat. Malaya pang tao. Ay, ilang, ibig sabihin na inabot mo talaga yung tatay? Oo, naman. Nung idiniklara yung Marcelo, 1972 ang alam ko noon eh. Ilang taon ka na nung tatay? Aba, anak ko na yan. Yes, ah. Ah. Ako, ako 66. So inaabot nyo yun ano? Ay, ako. Kaya abot ko na yun eh. Eh bakit kaya diniklara ni Marcos yun? Ay paano? Gawa nung si ano, ay, Aquino. Si Aquino, mas mortal na kalaban yun eh. Si ano? Si Ninoy? Si Ninoy Aquino. Si Ninoy. Oo nga, ano? Nakakatapat niya. Eh, yun naman si Ninoy eh. Pinagapag sa aeroplano, patay na. Nga? Hindi man niya binaril. Walang bumaril na sadya. Ay, sinong bumaril doon? Hindi natin alam. Kasi di ba tama ng bala ang kinamatay? Sabi. Ah, maraming. Pero, ay, bakit na si Ninoy eh. Maraming ano, ano? Maraming. Ay, bakit yun eh? Ang gulo. Akay, nang dalawa pa baba, pero paano? Ah. O yun na po rin yun ang base, kung hindi yung patay. Ibig sabihin maraming mga ang gulo o mga version ano? Oo. Na lumalabas. Hindi na ako lahat naman tayo sino. Hanggang na yun. Kaya nga ano. Pero paano, patay na yun. Ay nung pinatalsik si Marcos nung 1986. Ano naman yung naman. Katulad ngayon, EDSA Revolution, People Power. Sa tingin mo, napabuti tayo nung mag-EDSA? Oo naman. Hindi, nitong, nung pagkatapos ng EDSA Revolution, pinatalsik na si Marcos? Ay, mabuti naman tayo ah. Sa ngayon? Sa ngayon. Oh. Ang pinakang mahirap ngayon. O kaya nga, nung wala na si Marcos. Kung bagay, kukumpara mo noon, ang buhay natin nung panahon ni Marcos at ngayon, mas maganda noon panahon ni Marcos. Ay, oo, mas maganda noon una, nung si Marcos. Ah, noon. Ang pinagang mahirap na buhay ng Pilipino, itong panahon ngayon. Panahon ngayon, ano? Oh, wala nang makakatalo. Wala nang makakatalo. Ay, nagnakaw daw yun eh, si Marcos. Ay, hindi naman yung nagnanakaw eh. ang nagnakaw yun, galamay. Galamay, ano? Tsaka, sementa. Sinira ng mga galamay, ano? Yeah. Ayun. Mga kalamay naman dumali. Oo. Pero marami siyang proyekto, ano? Si Marcos. Ayun naman. Nung pa, tulay ng kagisayaan. Ay, may utang daw eh. Nang utang daw si Marcos hanggang ngayon binabayaran. Ay, ako lang. Hindi pa pinapanganak ang tayo eh. May utang na daw. May utang na. Baka nga ano? Dali na ngayon. Pero ginamit naman siguro sa mabuti. Ang mabuti naman. Kaya nagkautang ng ganun. So, sa bagay, maraming na ipagawa, no? Maraming na ipagawa. Kaya nga, ano? Ang muna lang ang sinay na yung tabisayang niya. Ah, yung San Juanico. San Juanico. Oh, si Marcos nagpagawa nun, ano? Yeah, tunay. Itong mga heart center. Yeah. Sa Kalang Center. Marami ano, marami na ipagawa. Tama. So bas gusto mo talaga nung panahon ni Marcos? Saludo ka. Ay kaya bongbong Marcos ka ngayon. Kaya bongbong Marcos talaga. Ayun, solid. Kasi maganda yung ano niya eh, yung mga pagdating sa agrikultura, ano? Oo. Masagana na yung tinay. Ayun. Na ay magandang buhay ng panahon. Malaya ang tao. Yung mga maganda, yung anak. Nako. Nanagaw na ang buhay ng tao ng panahon. Maganda na tatay. Kaya ngayon ikaw solid bongbong Marcos. May utang na loob. Si Marcos magkanya magkalamay. Oo nga no.